labas. Ito nga po pala yung area ng aming simbahan sa May Soledad, sa May Darasa. So, napili ko tong place na to para mas maintindihan nyo kasi tahimik tong lugar na to. Yung mga gusto kong sabihin sa inyo para makapag-concentrate kayo. Pumipili talaga ako ng lugar kung saan tahimik. So, by the way, shout out nga po pala muna ito sa aking bagong subscriber na taga Laguna kay Sir RJ. So, ang tinatanong niya kasi sa akin, bali hindi ito yung topic natin ngayon, kumbaga si-share ko lang na natutuwa naman ako as a new, ako kasi kita nyo naman, iilan pa lang yung subscriber ko. Pero kumbaga napaka sa aming mga vlogger, nakakatuwa kasi may nagko-comment or nag-PM sa amin na, Ma'am Shi, ano ba yung ginagamit mo pag nag-vlog ka? Siyempre, ang sagot ko doon, cellphone lang. So, pero yung topic natin hindi yun. Kumbaga sa next vlog ko, isisingit ko yun kasi... Diba ang niche ko or content nga ng video ko itungkol nga sa safety. So, abangan mo yung Sir RJ ng Laguna kung ano yung mga secret na ginagawa ko sa pagbablog as a new vlogger para sa mga nag-uumpisa. So, by the way, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa ang dilem side mirror. So, ano nga ba po ba yung tamang standard ng side mirror, as you can see sa title natin, ano? Para kasi sa akin, kung siyempre, sinabi ko nga po sa dati kong vlog, ako ay galing sa Honda Philippines, so may mga knowledge niya ako about sa safety awareness ng pagmamotor. Ano pa ba yung tamang sukat ng ano natin, ng side mirror? So, base sa LTO, kung kayo ay magpupunta sa site ng LTO, dapat ang side mirror natin ay kailangan kasing lapad ng 4 fingers. As you can see, 4 fingers. Kailangan ganyan. No, ganyan, 4 fingers. So, ito po yung aking side mirror, as you can see. So, kung mapapansin nyo po, standard pa rin po siya, pero mababa na siya. Kasi, kalimitan naman ng nilalabas sa mga factory, ng mga motor, any kind of brand, is yung mataas. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kinukonsider ko pa rin kahit nag-modified ako. Standard pa rin siya, no? So, ito po yan, paliko. So, saan po ba yan pinaliko? Doon po sa mga machine shop, yung nagliliko ng mga side mirror. So, naghanap ako dito sa city namin kung saan meron pwedeng magliko ng side mirror. Kasi ayoko nga pong bumili ng side mirror na maikma, makitid lang, yung parang mga rectangular shape lang. So, yan, as you can see, yan yung side mirror ko. Diba? Malapad pa rin siya. 4 fingers pa rin siya. And, kung nakita nyo nga po kanina, so ilalagay ko na rin dito sa taas, kita pa rin yung nasa likod ko. Kasi nga, yung aking side mirror ay sukat pa rin ng halos 4 fingers. Sa atin po yan, nasa mga adult ha, syempre. Doon po tayo magbabase. And then, kaya kita ko pa rin po yung nasa likod ko kahit na po siya ay bumaba. So, yun na nga po yung pinakita ko sa inyo na 4 fingers. So, bakit? Bakit tinabing 4 fingers? Kasi, napasing lapad ng ating 4 fingers yung side mirror natin. Para po yun, sa, as you can see sa picture, both left and right, na para makita natin yung nasa hulihan natin. Siyempre, nagdadrive tayo, kailangan makita natin yung nasa hulihan natin. Kasi minsan, hindi ko nilalahat ha. May nakikita kasi ako nagmumotor na ang liliit ng side mirror nila. Bakit? Sabi ko, ano meron? Bakit ang liliit? Halos mga rectangle lang. So, hindi ko naman sila inaano na ako. Kung bakit tataka lang din ako. Kasi ang alam ko talaga, ang side mirror, you know, para sa safety. So, paano ka magiging safe sa pagdadrive kung yung side mirror mo is napakaliit? Diba? Dapat alam mo yan as nagmumotor ka. So, itong idea ng ito, sana makatulong sa inyo. Na yung side mirror, hindi lang po ginagamit yan sa comfort na. Ginagamit po yan sa pan-safety. Kaya po, ang LTO ay naglagay ng standard para sa ating side mirror. Kasi, syempre, alam naman po natin, ang rules ng LTO ay para din sa ating safety. Ano po? Yan ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Huwag po kayo maglalagay ng side mirror na halos napakaliliit. Diba? Halimbawa, kung ikaw ay lalo na ako sa Manila ka nagdadrive or sa mga cities, maraming sasakyan dyan, may mga 4-way. So, sa next vlog natin, papakita ko sa inyo kung paano magdrive sa 4-way. Halimbawa, nasa 4-way ka. O, paano yun? Diba? Paano makikita yung nasa likod mo? Ay, gusto mo mag-change lane.
cellphone ko, kapag change is, so lilingon ka pa sa likod mo para lang makita. So dapat matuto kang gumamit ng side mirror. Oh, may side mirror ka nga, napakaliit pa, paano? So sana, yun yung mga isa sa mga consider ninyo pag kayo ay mag-modify ng motor. Tsaka minsan hinuhuli din yan ng LTO, or di lang minsan. Lagi yan kasi siguro yung iba, hindi pa sila na-chempohan, kaya hindi nila pinabaltan. Pero once na na-chempohan kayo ng LTO, na mali yung side mirror nyo, wala kayong magagawa, huli kayo dyan. Di ko lang alam kung magkano yung penalty ng side mirror, pero alam ko naririnig ko sa iba is 5,000. No? So sana, para maiwasan natin yung mga ganong huli, so na lang po tayo. Kumbaga, meron naman mga side mirror na may mga iba't ibang design na malalapad din naman na at least mga 4 fingers nga po yung lapad. No? So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Sana kung may mga tanong kayo, suggestion, mag-comment down below lang po kayo and please subscribe sa aking channel para mas marami pa po kayong malaman. At stay tuned lang po sa channel ko at ipapakita ko ano po ba yung mga ginagamit ko or ginagawa ko sa pag-i-edit at pag-shoot ng video sa aking sabi. So, ayun na nga po guys, yung aking modified ng side mirror. So, sana may matutunan po kayo. Gaya ng lagi kong sinasabi, before po ako mag-modify sa aking motor, kinukonsider ko pa rin yung aking safety. So, shout out ulit sa iyo, Sir RJ ng Laguna. Abangan mo yung aking next vlog tungkol sa ginagawa kong pag-i-edit sa aking mga vlog. At sa mga subscribers ko naman, sana patuloy kayong mag-subscribe pa rin at pinapangako ko sa inyo na marami po kayong matututunan sa akin, lalo na sa mga bagong nagmumotor. And pag mag-celebrate po tayo sama-sama, pag po tayo ay naka 1K subscribers, meron po akong ipamimigay sa aking mga subscriber. Dito, ano lang naman yan. Kumbaga, pasasalamat sa inyo. So, sama-sama tayong lahat na mag-celebrate ng aking 1,000 subscribers. Abangan ninyo kung ano yung aking ipaparapol or giveaway sa aking mga subscriber. Okay? Thank you!